mga super ang ating mga napimili sa market ngayon. Ang ating gulay-gulay, kunting gulay-gulay. At ang ating mga kut-kutin. Ito, mga mamisong chicharya plus mga karate belt. Ito, mga cheap toys. Ayan, ah. Nagdagdag tayo ng mga cheap toys dito sa Rosia Mini Mart. At syempre, ang ating mga trending na mga bubble gum gummies ito. Naipakita ko na sa inyo last week ito, oh. Naubusan ako, kaya bumili na ako ng marami na yan. Ayan, mga lollipops. Ito, oh. Mga gums, at kung ano-ano pa mga gummy. At ang ating mga chicharyang mamiso, malalaking chicharya nandito. Okay? Ayan. Tapos ito, meron tayong mani. Maning may balat, maning hubad, munggo. Pumili din tayo ng mga baso-baso. Mayroon pa tayong gulay-gulay dito. At straw. Ito pa mga kung ano-ano paninda. At pumili tayo ng isang box ng Reno. Kasi doon sa binibilang ko lang ako nakakahanap ng Reno dito sa lugar namin. Wala talagang Reno. At itong ating kalamansi, ang bida ngayong araw na ito. Meron akong yaw-yaw dito. Marami akong cheka dito sa kalamansi na ito. Before sa chika, bago tayo mag-chika-chika, ayusin ko muna yung aming mga pinamili at magmerienda muna kami ni Indoy. Okay? Napagod kami sa market. Mga friend, mga Marites. Okay, okay. Mamayang chika. Ka-super mga Marites, what's up, kumusta kayo, okay ba? Okay, kasi ako, okay na hindi okay, pero okay lang din, no? It's okay to be not okay, ganon, kakaloka. Kaya dahil hindi ako okay, medyo nanghihina tayo sa sobrang busy, kaya dumaan tayo sa Mercury at bumili ako ng vitamins, inner bone. Pampalakas ng katawan ni Essie para makayanan lahat ng mga gawain dito sa Rose Jam Store. At bumili tayo ng mga gamot-gamot at gamot ni Indoy. Maintenance ni Indoy. So ito na nga, dito na nga tayo. Bumili ako ng isang box ng Reno. Kasi nga, di ba, wala tumabilan dito sa lugar namin sa Pure Gold. Wala sa mga wholesaler. Doon lang to sa market sa pinupuntahan ko sa Paliparan po, no? Nakabili ako ng isang box. So itong isang box na to per piece ang bentahan nila. 20 pesos sa isang, ano, lahat to, ilan to? 48 times 20. 48 times 20. So ito ay 960 siya. O to, 960 isang box. Ang bentahan ko naman ito dito sa Rose Jam Store ay 25 pesos. So, nagre-ready na ako para sa Pasko! Diba? Baka wala tayong maggamit ito, wala tayong maitinda, no? Ano yun, be? So, wait lang. Ayun na nga! So, okay na tayo dito sa Reno, no? 25 ang bentahan ko sa Reno, 20 ang puhunan. Ngayon naman, ay, meron ako. Makaka-relate kayo dito, mga Marites, mga kasari, ah. Kasi ngayon, nakita nyo naman yung aking mga pinamili, no? Naglagay na rin ako ng mga cheap toys, mga konti-konting laruan na pambata, pang-akit, alam na this, pandagdag customers, at saka yung ating mga trending na mga gamis, na mga mata-mata, at saka yung mga earth-earth talagang pinagkakaguluhan dito sa aking tindahan. At yung mga dito, yung mga gulay-gulay yun. Napagod kami ni Indoy. Naubos yung dala kong 7K. Lahat-lahat yun na bili ko ay 7K. Ngayon, ang pag-uusapan natin, mga Marites, mga kasari, itong kalamansi na ito talaga naman. Dito sa aking basket, tayo na sa market, dala-dala ang basket na. Kasi nga, ngayon, sa panahon ngayon, mawala na ng ibang gulay dito, wag lang ang kalamansi. Bakit? Kasi nga, alam niya this, ang ating mga customer ngayon ay mga construction worker. No, ngayon, ang kalamansi ay pinapartner nila sa, saan? Sige nga, saan? Sige nga. Dito sa gin na ito. Ayan na nga, no? Tapos ngayon, mahal ang kalamansi, nakakaloka. So ito, mayroon tayo dito isang balot. Mayroon pa tayo dito, wait lang ha, hindi ko makuha. Mayroon pa tayo dito isang balot. At mayroon pa tayo dito isang balot. Total lang balot ng kalamansi ay tatlong balot na ito. Nakakaloka. Kakahanap ko sa palengke sa market ng kalamansi, ang ilap-ilap ng kalamansi. Noon sa unang binilang ko ng gulay, mga ano, hinuk na yung kalamansi, hindi na fresh, kaya naghanap ako ng iba. Nakahanap ako, ang una kong hinahanap ay, ang kilo ay 100. So kumuha na ako, kasi sa online bentahan dito sa amin, 120, ganun kamahal ang kalamansi ngayon. Sabi din nung nagtitinda, kaya wala silang kalamansi dahil nga medyo mahal daw. Kaya, doon nakahanap ako, mayroon ako 100, kaya grinab ko na, kaysa naman wala akong maiuwi, no? So, ito, mayroon akong isang kalamansi, isang kilo to, 100 to. So, wait lang, may nabili, nakikinig pa sa akin. Si Marites din, eh, no? Wait lang.
Balik tayo sa Calamansi, mga friend, no? Itong ating checka ngayon eh, no? Latest checka dito sa Rosam Store, itong Calamansi nito na partner sa Gin. Ayun, no? Morder na rin ako ng Gin, kasabay nung aking mga pansit canton. Isang box ng Gin Bilog at isang box ng Gin 4 Cantos. Ang benta ko sa Gin Bilog ay 60, ang 4 Cantos ay 120. Yan ngayon ang pinaka-trending sa inumin dito sa Rosam Store. Kasi nga, ang mga construction worker ang ating mga customer ngayon. Gabi-gabi yan. Yan ang kanilang pamparelax. So, pag bumili sila ng gin, naghahanap ng calamansi. Kaya naman, sa umaga, ginagawang sausawan. Sa hapon, ginagawang pambabad sa mga karne-karne. Sa gabi, ginagawang partner sa gin. Hindi ko alam. Sabi ko, paano nyo ba ginagawa? Pinipisit daw yung calamansi dun sa gin. Hinahalo na daw yun. Ngayon na, di ba dati? Ang alam ko lang kasi sa gin is yung pomelo lang, no? Pero dati, before, naging mabenta rin yung aking tang calamansi. Ngayon, talagang fruit na ang gusto nila, no? Kaya nga hindi pwedeng mawalan ako ng calamansi dito kasi yun ang gusto nila hinahanap. At sa bukod pa sa pinapartner sa gin, talagang yung ibang, ang daming calamansi. Yung iba kasi tindahan dito, walang calamansi kasi nga medyo mahal. Kaya ngayon, kaikot-ikot ko dun dahil sa calamansi, nakahanap naman ako ng, ito na naman, 80 naman ang kilo. Sabi ko, bumili agad ako doon kasi akala ko wala na akong mabilhan kaysa wala akong maibenta. Ikot pa ako ng ikot, may nahanap ako, 80 ang kilo. Kaya bumili ulit ako ng 1 kilo. Ayan, kaya dalawa na yun nandito sa aking basket. Ngayon, punta ako doon sa prutasan. May nakita akong calamansi. Sabi ko, magkano kilo? 75. Doon pala ang pinakamura. Kaya bumili ulit ako. Sayang naman. Ilalagay ko lang sa ref. Ito pag nasa ref to at naka-plastic, matagal makuyot. Huwag nyo lang hayaan siya nakabilad sa doon sa lagayan. Naka-ano lang. Na kailangan naka-plastic. Kaya nga sa palengke, di ba, pina-plastic nila yung lima para hindi agad-agad siya makuyukot. Kaya nga ngayon, ang bentahan ko nitong calamansi nito, pag per kilo ay 120. So, sasabayan ko lang yung mga nasa online bentahan dito sa amin. 120 ang kilo nila. Pero pag per piece, kasi tinimbang ko eh, yung 80 ang kilo ay piso na isa. Kaya sabi ko ay Indoy, 35 ang calamansi dito sa Rosam Store. Okay, 35 ha? Kasi wala mga calamansi ang ibang tindahan, kaya dito sila. O, mamaya ayusin ko na ito. Siyempre, unahin ko muna yung mga, ayun, yung isa. Kasi ito medyo may dilaw-dilaw na, ayan o. Unahin ko muna. At ito, ilagay ko lang sa ref na hindi tatanggalin sa plastic para matagal yung buhay ng calamansi. No, yun ang sikreto sa calamansi para hindi ko kuyukot. Ayaw natin yung kuyukot, no? Walang katas yan. Masarap yung talagang hindi na kukuyukot. Alam na this na. Makatas yun. So, yun lang naman talaga yung aking check sa inyong mga friend. Na ngayon, sa mga construction worker na yan, na bumibili ng gin. Sa inyo, sa iyo, kasari. Sa mga nakarelate sa mga construction worker doon sa aking vlog about sa utang, no? Ang dami nakarelate na kasari na sa kanila nga daw, sa tapat may nagpapa-construction, tapos bumibili sa kanila, bili ng bili, tapos yung kasunod na, uutangan na. Ang dami din sa comment na natakasan, hindi na nabayaran, kaya yung iba nadala na. So ito nga, at naririnig nyo naman, may nagpupukpuk na naman. Kasi ano pa lang, 4 pa lang, mamayan mga 6 o'clock, pag nagre-rest na sila pagpagabi na, ayan na si Jean at si Calamansi. So partner ito, no? Si Jean at si Calamansi, put them together, okay, tagay na. Diba? Mahaba-haba na ang inuman. Pamparelax na, solve na ang pagod sa buong araw dito sa Jean at Calamansi na ito. Tapos, comment down below kung ganun din sa lugar nyo. Ganun din ang hinahanap ng mga tumer nyong construction worker, no? Tapos yung mga sigarilyo nila, Marlboro, Winston, Mighty. Kaya naman talagang gusto ko lagi akong bukas. Kasi yung mga construction, puntahan ng puntahan. Sa umaga, bili kape. Pagdating sa patanghali, merienda, ses o soft drinks. O ano-ano pa yung mga hinahanap, biskuit. Tapos sa hapon, merienda ulit, kape. Sa gabi, inumin. Mga friend, mga Marites, no? Dumating din yung itlog nga. May supplier na rin kami ng itlog ngayon. Hindi na kami maubusan ng itlog kasi isang text lang, andyan na agad. Fresh na fresh pa ang itlog ni Chris. Si Chris kasi yung ano, nagde-deliver. Pinangalanan ni Inday sa cellphone, itlog ni Chris na fresh. Ganun. So, ang kanilang XL ay 190 lang. So, nakamura na ako kasi 200 yung aking benta. O siya na mga Marites, no?
Tapusin ko na itong aking yaw-yaw at marami na nagbibilihan. So, ayun na nga, nakahanap na nga kami ng supplier ng egg na medyo mura. Mura na para sa akin kasi 190 na yung XL at ang large ay 165. At gusto ko pa nga sana magkaroon ng small, medium, large, XL. Kasi wala na kasi akong paglagyan. Kung meron ako mapaglagyan na istante, hindi na talaga kaya. Kailangan na talaga ng malaking spasyo, no? Pero darating tayo dun. So, for now na, thank Lord mo na sa araw na ito. It's been a long day para sa amin ni Indoy. So, okay, mag-ayos-ayos na ako ng aming mga pinamili, no? Marami na naman ligpitin to, labas at loob ng bahay, okay? At ang ating mga mamimili na dyan, paggabi na rin, parating na rin ang ating mga customers. Okay, Duki? So, hanggang dito na lang muna yung ating pagsasama. Kita-kits na lang tayo sa susunod na mga yaw-yawan natin, mga check-a-check mga Marites, no? Sana okay lang kayo sa alright, kasi ako, kahit hindi okay, okay pa rin sa alright. Yan, so yun na nga. Thank you for watching. No hate, love, 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 ha? Tandaan mo yan. No hate, love, love lang. Bye-bye. Mwah.